Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,000. Wait lang ha, to be exact, 9,223 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana makasama ko po kayo pagdating ng panahon na yon. And hopefully, we can be able to do that this coming November or at least by the end of the year, maka 10,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin today ay diyan sa Pasig City. No? Diyan sa Pasig City po, sinasabi po nila ay isang progresibong syudad. Okay? Ay magtatayo nga ng ilang bilyong piso na hindi man lang nangihinayang na magtayo ng ganong kalaki. Pero anyhow, may mga nagsasabi din na mga health centers di umano at mga ospital dyan ay kulang-kulang ang kagamitan at ang mga gamot ay kulang-kulang din. Okay, yan po daw ang katotohanan, sabi ng ilan, no? Sabi ng ilan at ito po ay di umano ha, hindi naman po natin nasisigurado kung totoo at ang sinasabi nila, kaya nga po sinasabi natin di umano. Okay, ay ano po, no? Isang progresibo daw at kung ano-ano pa. Pero yung mga programa ng mga Eusebio na magaganda naman ay parang tilabagang kinalimutan na ng mga taga-Pasig na para bang walang naitulong sa kanila ang mga Eusebio, no? Kaya nga sinasabi natin, gising Pasig. Pero anyhow, alam nyo ba, no? Ewan na. Pero sabi po ng kalaban, no? Makakalaban ng Vico Soto, no? Ay wala daw pong toda sheds, no? Yung siluan ba? Kung isang progresibong syudad, bakit wala noon, no? Magkano lang ba 'yon? Pero 'di ba may nagsabi nga di umano na isang yung rampa daw ilang milyong piso ang ginastos, rampa, dalawang rampa. Ano special doon? Hindi po natin alam. Pero ito dapat may waiting sheds kasi ginagamit naman ng mga publiko, ginagamit ng mga drivers, ginagamit naman ng mga operators, ginagamit po yan ng Pasig. Pero bakit po wala? Okay, sabi nga nila, progresibo, pero umuikot ka dyan sa City Hall, sa paligid ha, sa paligid. Napakadugyot, napakadumi, no? Yun ang pagkakaalam natin, no? Pag umiikot tayo dyan sa Pasig. Pero anyhow, baka naman iba ang nakikita ng mga taga-Pasig. Malinis, sobrang walang free ka maglakad, etc. Di ba? Ito nga. Ha? Mas maganda pa nga Narvakan na public market kaysa sa Pasig City. Considering mas mayaman ang Pasig City yata sa Narvakan. Di ba? Pero ito, kasi ang Narvakan, it was led, no, by former governor Chavez Singson. Ito, parang ano lang eh, no? Inaano lang nila, no, it is being led, no, Pasig City, it is being led by ano, no, sons actor, no, tama ba? son of an actress, something like that. Pero anyhow, bigyan natin ng chance si Vico Soto, baka naman mapatunayan niya sa kanyang huling termino kung manalo siya, no. Ang dasal nga natin, kahit hindi naman manalo si Discaya, dumikit lang, ibig sabihin pag dumikit ay may pag-asang manalo at ito ay hudyat na unti-unti nang nagigising ang mga taga-Pasig. Pero kung hindi, siguro deserve nila yon, no? Deserve nila na magkaroon ng isang leader na talagang may vendetta rin pala sa katawan at hindi na ipapatayo ang mga kagustuhan ng lungsod ng Pasig, no? Talagang naalala ko nga si Akaw eh, di ba? Si Barangay Captain Akaw, nasaan na kaya yun? Pero anyhow, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung mga ano na yun. Si Coruncho ka eh, di ba? Halos parang binabastos-bastos niya eh. Vice Mayor nun at that time ha. Ngayon, yun pong ano nila, di ba? Ganun po. Ngayon, wala daw ano, no? Wala daw
waiting shed dyan sa ano, kaya sabi niya, pag-iikot-ikot nila Carly Discaya at saka ni Sara Discaya ay sinasabi na mag-request, no? Mag-request ang mga TODA. Kasi po ano eh, private firm po kasi yung St. Gerard, no? So, hihingi pa po ng permit siya. Pero I doubt kung magbibigay ng permit si Vico Soto. Eh, sabihin niyo, bakit kung magbibigay ng permit, eh, di ako na lang gumawa, di ba? Ay, nako, mautak, magulang. Anyway, ayan, siyempre, sa taon at sa buwan na lang nag-iikot dyan sa Pasig City, nakikita na nila yung mga dapat, no, na ipatayo, no, alam na nila, kaya may programa sila na gawing smart city ang Pasig City. Sana nga naman manalo sila para naman makatikim ng kahusayan ng leadership ang Pasig City, no. Sabi nga ng ano, eh mag-aano daw sila, no, kokolektahin daw nila yung mga request letter, ha? Eh pero kung ako sa St. Gerard, sample lang ko muna ng isang barangay siguro, ng isang lugar, yung state of the art ba, no? Tapos ito, pag ito, hindi naman ang binigyan permit, ilatag yung plano. Ito yung plano. Ito, naka-drawing na, etc. Ito yung mga pagsisinayananan, no, di ba? Gastusan ito privately. Pero siyempre, dapat ito with permission and approval of the city government of Pasig. Di ba? Yung pong katotohanan doon. Pero sa tingin ko, ha, ito ang analysis ko dyan. Hindi papayag ang Vico Soto kasi dalawa na eh. Dalawang beses na eh, no? Una, yung peace covenant, no? Pangalawa, yung charity war. Ito, pangatlo na to, yung TODA, no? Wala. Hindi talaga mag-action yan. Hindi talaga. Kasi parang feeling niya, sikat siya. Siya lang. Ganyan daw po ang ano, adi umano, no? Ang kanyang ugali. Si Vico Soto, no? Yan po daw ang ano, no? Kung ano, ano naman siya nakikinig, pero at the end of the day, siya yan. Okay? Siya yan, matigas, pero it's a good thing also, pero biruin mo 'yon, kung kunari, paano kung yung ano niya mali naman pala? 'Di ba? Naalala ko, meron isang huntahan kami, no? Hindi daw umattend 'yan ng isang forum. Sinabi may COVID. Pero tingnan mo, umiikot-ikot daw sa Pasig. Paano magko-COVID? Di ba? Oo. Pero ayaw niya kasi. Kung ayaw niya. Ganyan. Yan po yan. Siya po ang tama. Okay? Kung nari, against ka sa kanya, mali ka, tama siya. Ganyan. O kung nari, iba yung opinion, mali ka, tama siya. Ganun po, ah. Alam na natin yung mga ganyang untahan. Ay, ganyang mga estilo. Pero anyhow, kung yan ang gusto nyo, deserve nyo yan. Okay? Deserve nyo mga taga-Pasig. Anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakatawa. Progresibong syudad. Okay? Walang TODA sheds. According to Carly Discaya. Maraming salamat po.